Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpapadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, sopot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira doon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit ito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon, ating pong ginugunita ang mga unang episkopoy. Ibig sabihin, mga obispo ng simbahang Katolika, si San Timoteo at si San Tito. Si San Timoteo ay alagad ni San Pablo at siya ay naging obispo sa Ephesus. Si San Tito ay alagad din ni San Pablo at siya'y unang obispo ng Krita. Kaya po ang ating mga pagbasa ay patungkol sa mga ginagawa ng mga apostol at ng kanilang mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang tunay po na sentro sa lahat ay ang pagdala ng paghahari ng Diyos na paghahari ng kapayapaan. Kapayapaan, mahalaga po sa panahon ng ating Paninsos, mahalaga din sa panahon ni San Pablo at ni San Timoteo at ni San Tito. Ang kapayapaan, ayon pa sa Hebreo, ang kanilang salita ay shalom. Ang shalom ay isang pagbati sa lahat upang ang bawat isa ay magkaroon ng kapayapaan. Pero ang shalom hindi lang po kapayapaan. Na isalin po dito sa ating ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 10, verse 1 hanggang 9, na sa versikulo 5, kailangan silang magpahayag ng kapayapaan ang 72 na mga disipulo na pinadala ng ating Panginoon na mauna sa Kanya upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoong Hesus. Sa versikulo 5, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Lucas, ang kapayapaan ay naisali na Irene. Ang Irene ay kapayapaan, pero ito'y kapayapaan na para sa mga Grigo ay isang pagkaroon ng harmonia lang. Harmonia na mayroong pagtanggap
harmonia na mayroong balanse sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao sa kanilang pagkikitungo sa buhay. Ngunit ang shalom ay mas mahalaga pa. Ang shalom ay hindi lang harmonia, pakibagay. Ang shalom ay isang pagdala ng mensahe ng Diyos na una sa lahat, ang bawat isa ay maugnay sa Diyos at magkaroon ng kapanatagan sa sarili upang mabuo ang sarili na siya ay imahin at larawan ng Diyos. Pangalawa, ang shalom ay siyang pagpahayag mula sa puso ng tunay na direksyon ng buhay na pinapahayag ng Diyos na ang bawat isa ay tatanggap sa bawat isa na magkakapatid sapagkat isa lang ay lang Ama at iyon ang Diyos. Pangatlo, ang shalom ay siyang pagsabuhay ng sambayanan na nagkakaisa sa isang magandang tunguhin. Kaya ang shalom ay hindi lang kapayapaan. Ang shalom ay bukluran para sa pagbuklod ng isang sambayanan na makadiyos, makatao, makakalikasan, makabuhay. At dahil dito, sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, Bisyo 1 hanggang 9, tama yung sinasabi ng ating Panginoon na sagana ang anihin. Versikulo 2, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Lucas. Kaya ang unang gagawin nila, manalangin sa Diyos upang magpadala pa ng maraming mga alagad o manggagawa. Ang mga disipulo na pinauna ng ating Panginoon ay sila yung manggagawa. Ang disipulo ay ibig sabihin mga mag-aaral na sumunod sa disiplina ng daan na pinapahayag ng ating Panginoong Hesus. Ang daan ng ating Panginoong Hesus ay daan ng kapayapaan at daan ng pag-ibig. Kaya kung pupunta sila sa mga bahay-bahay, o dili kaya kung pupunta sila sa isang bayan, una sa lahat, simple ang kanilang dalhin sa buhay. Hindi sila magdala kung anumang karga, maski pagkain. Dahil ang mga disipulo at mga misyonero na mga parisiyo, mayroon silang tinatawag na ito ba ay pwedeng kainin o hindi. Kaya sila ay magdala ng kanilang mga pagkain. Pero para sa mga disipulo, kailangan nila ang suporta ng sambayanan. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa versikulo 7, Kapitulo 10, karapat-dapat din na sila'y tumanggap sapagkat sila'y manggagawa sa pagpahayag ng paghahari ng Diyos. Paghahari ng Diyos ay ito yung kaharian ng Diyos, Basilica Tutio, Basilia Tutio. Sa Basilia Tutio, ang lahat ay nagkaroon ng isang buhay na ayon sa pagmamahalan, sa pagtutulungan at pagkakaisa. Kaya hindi po sila magkaroon ng chismis habang sila ay naglalakad. Hindi sila titigil upang makipagmarites bagkos sila ay tuloy-tuloy sa kanilang pagpapahayag kung ano ang kabutihan. Hindi sila palipat-lipat para sa kanilang seguridad sapagkat sa panahon noon ay sinasakop sila ng Roman Empire at kaduda-duda kapag sila'y palipat-lipat, sila'y madudahan ng mga rebelde ng Roman Empire. Kaya kailangan manatili sila sa bahay na kung saan sila itinatanggap. Kung tinatanggap sila sa bahay na iyon, sila ay magkaroon ng pagkakaisa sa kapayapaan. Kaya kanin nila anumang idulot sa kanila, anumang ihain sa kanila, hindi sila magkaroon ng pagtitingin ito ba ay marumi o hindi. Sapagkat ang tao na para sa Diyos ay pinadala gaya ng isang kordero sa kabila ng mga
hindi inasahan sa buhay, kaya parang may asong gubat. Kinakailangan nila ang tunay na pakikiisa sa isang pagpapahayag, at ang pagpapahayag ay ang pagpapahayag na ang paghahari ng Diyos ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na nabuhay muli. At ang paghahari ng Diyos ay kaligtasan para sa lahat. At ang kaligtasan para sa lahat ay ang pagsabuhay ng pagkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga sa ating unang pagbasa, sa pangsulat kay Timoteo, Kapitulo 1, Beso 1 hanggang 6, si San Pablo ay nagpahayag kay Timoteo na gaya ng kanyang mga ipinangako ay dapat siyang manatili kay Hesus, at kanya pong ipinapahayag ang paglilingkod ng pananampalataya ng kanyang lula Loida at Eunice na ina ni Timoteo, na pagpapahayag na ang pagpaalaala ay hindi malayo sa buhay, bagkos tungkulin ng bawat isa ang pagtanggap ng pamilya, ang pagtanggap ng kabuluhan at saysay ng buhay, at ang pagtanggap na ang lahat ay isang misyonero at tagapagdala ng kabutihan. Na ibig sabihin, ang tunay na misyonero hindi lang tagapaglingkod para sa kapayapaan. Ang tunay na misyonero ay tagapaghatid ng kabuluhan ng bawat balangkas ng buhay, pamilya man, sambayanan man, pamalaan man, o panghanap buhay, lahat ay para dapat sa kaayusan ng Diyos, hindi ayon sa paningin ng tao. Kung tayo ay nabigyan ngayon ng mabuting halimbawa ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga disipulo, ng kanyang apostol ni San Pablo, at ng una mga obispo na sina San Timoteo at Tito, San Tito, tayo ay dapat mamuhay din ayon sa shalom o irene, ayon sa kapayapaan na ibinigay ng Diyos. Kung tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa bawat puso natin, hindi po tayo maghangad ng anumang kaguluhan sa buhay. Bagkos, mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos, pagmamahal sa kapwa, upang may payag na tayo'y para sa Diyos at nagsasalamin sa Kanya na nagmahal sa atin. Alamin natin, mahal na mahal tayo ng Diyos.